Sino yung penny? In one week. Unang point ko yun, penny. Hindi si Kristo makikipag-covenant ng isang week lang. Ang covenant ng Diyos sa tao, everlasting covenant, I will establish, basahin, kaya tayo po doon sa search ng Bible, I will make a covenant, an everlasting covenant. Isaiah 59:21. Diba? So, ang tanong niya, ano covenant yan? Yun na nga, lalabas ito ay madali ang covenant. Si Kristo hindi nakipag-covenant ng ganyan. Mayroon siyang covenant sa bride, may mga covenant, pero kung ito, ipapakita natin na yung hidyan ay yung si Kristo, hindi ako sumasang ayon. Bakit? Yung he shall confirm the covenant with many for one week, and in the midst of the week, he, yung he, siya din yun, shall cause the sacrifice, pati higil ni Kristo ulit yung sacrificio. And oblation to cease, and for the overspreading of abomination, he shall make it desolate. Siya yung makikipag-covenant din, i-break out yung sa kalagitan. May nakausap po ako na end time na nagpapaliwanag na ganyan sa internet, sa Facebook. Sabi nila, yung he, si Kristo yun. Eh, may kausap din ako na end time na sabi niya, no, I disagree. Kasi hindi si Kristo mahal, kaya nakuha ko yun sa kanya. Sabi niya, hindi si Kristo nakikipag-covenant ng napaka-ikli. At si Kristo rin, sisira doon. Sisirain niya. Ano yung covenant na yun para sirapin? Tapos ma-obs. Sabi niya, yung oblation to cease. Ano ba yung oblation to cease? Pansin niyo ba ng pwede kung makita natin. Yung one way, ito, kung titignan natin dito, may sacrifice. Ano yung sacrifice? Kung itatay, kung ang titignan mo ay paliwanag ng mga sabadista. Ay, hindi ganyan ang paliwanag ko. Ito, pwede tayo sa Sunday. Magdano tayo. Kaya inaano kita, sinachallenge kita kanina, ayok mo eh. Kapatid, ang pag-sabadista kasi ay hindi ko may lalo, pero sige. Pero ayaw, sinasabi ko lang, hindi sabadista. Sa next Sunday, pwede kong pakita yung view ng sabadista. Tapos ng ibang end time, siguro. Wala rin ang clarification lang, hindi yung turo ko sa balista. Hindi, sabi ko lang, hindi ko sinabi turo ko sa balista. Hindi yung sinabi ni Martin. Ang sabi ko, hindi sa balista yung turo. Ang turong hindi, si Kristo, ay turo ng mga sa balista. Yan ang original na nagtuturo niyan. Basahin nyo, si Smith, o si Uriah Smith. Check ninyo yung tubo nila, sabadista yun. May kasering pa kami sabadista, si Kristo yung nakipag-covenant doon. Sabi ko, I beg you disagree, hindi si Kristo yan. Bakit? Kung papansin, ito yun ko yan. Dalawa, tatlong classic version. Yung version, yung muna version, ito yun. No? Tapos sa 76 of Daniel dito. At si Kristo yung nagpatigil ng hain. At si anong hain? Si yung hain? Yung paghahain sa templo, pagkamatay ni Kristo tapos nang wala nang naghahandog, yun po yung oblation to cease, yung sacrifice and oblation to cease, tumigil na. Then, yung pangalawa, yung version, yung three and a half, doon sa one way, na-consume na ni Kristo. May paliwanag pa nga dito sa last day and half. Hahatiin pa daw yun. Ayun yung problem. Ewan ko kung ilan talagang personally ay naranasan kong isinere sa akin yun. Sa 3.5 years, sa tribulation, may kalahati pa doon. At may pope doon na magpapatigil din. Nakikita niya yung sabi ko? So, 3.5 nito, may kalahatian dyan.
may 144,000 ceiling of the 144,000, mayroong Revelation 12 woman. Paano mahalingin yan? Eh, may talaga sa Bible doon eh. Yung ceiling na 144,000 is just for 1,260 days. Hahatiin mo pa doon eh. Paano yung nakalagay sa Bible eh? Hindi hahatiin. Ito yung biblical view, mga kapatid. Yung sinabi ni Mother Branham, 1 week left. Divided in 3 periods. Nakalagay, pakita mo nga, Mother, ano? Pakilagay mo Mother Madela. Ang dami kong tinignan doon kanina. 1 week later. Yeah, divided in 3 parts. Pero papakita ko po dito, may hindi lang basta it was audible voice at supernaturally binigay ka Brian Panam at si Brother Branham yung nagsulat. At yung angel yung nagsulat kung papaano yung division ng Revelation of Daniel. Sabi doon, they are divided in 3 periods as we find out in Daniel 9. 3 periods. First, 7 weeks period. Then a 3 score in 2 weeks, 2. Which is 62. And then 1 week period. They are divided in 3 different periods. May pakialam mo nga dyan, Brother Madelan. Kung makikita niyo doon sa 7 weeks of Daniel, sabi ni Brother Barnum, I am grateful to take Brother Uriah Smith and Dr. Larkin because it was enlightened my thought so that I had the better understanding of Daniel 70 weeks. Binasa ko, pinakita ko yun kay Mother Gerald. Sabi niya, saan yung mababasa? Tamay mo in-part yung mga denomination yan. Kung iyan ay direkta ang Diyos ang nagsabi sa kanya, pero may statement siya, si Uriah Smith, si Larkin, ang basa siya dyan, I studied it, I copied it in Encyclopedia, tapos pa'yo, nakapatid. How do you explain that? I searched it, sabi ni Balma na, kung tingnan nila, I searched it in Encyclopedia and read it in your Pastor Uriah Smith, Dr. Larkin book. Sino sila? Si Uriah Smith is SA? Si Larkin, ano siya? Baptist pastor, no? Dispensational, kung babasahin yung dispensationalism ni Pastor Dr. Larkin, yung parehas. May nagsasabi, plagiarism si Barbara Nam. Pero nakita ko, kung babasahin niyo po doon sa Seven Church Age booklet niya, sa foreword doon, basahin po ninyo, I re-read it in the history. At ito, lagi niya itong inuulit, re-recognize niya yung mga tao ng denomination. So, maganda siguro kung topic, is Barbara Nam an absolute or not? Ito po, I'm very grateful to Dr. Larkin of his views. I am grateful to all these great scholars for their views of this. And in reading them, it enlightens me much that I can find places that look right. It enlightens me much. Ano yun? Ano ibig sabihin? I searched through the encyclopedia of time to find out one time when babasa siya doon sa subuk eh. Babasa siya sa encyclopedia eh. Kaya yan talaga si Brother Branham. Hindi si Brother Branham. Ang pagiging absolute ni Brother Branham at walang maling propeta eh hindi dahil doon sa kanya statement o pagkatao lang. I agree, hindi talaga nagkakamali yung pattern. In what aspect? Yun ang tanong. In what aspect? Na hindi siya nagkakamali. We believe this, the prophet is absolute. In what aspect? Sa kanyang statement? Taking up the word. Even Moses commit mistake.
Inampas nga niya yung ano eh. Ngayon, yung gusto ko pakita dito, yung he, at ang topic pang sinasagi nito eh, 3 and a half na lang ba o 7 years? Isang sinasagi ito ng he. Isang issue, may yung he, may nagtuturo ng end time yung he ng Daniel 9:27, si Cristo. May nagtuturo at si Cristo. Na ano ba naman yan? Nasagasaan ko na yan. Nakaseling ko na sila dyan. So, para paikliin po ito, mga kapatid, pakita niyo sa akin na si Cristo nakipag-covenant for just one week. Which means, 7 years na. Hindi po ginawa ni Cristo yan. So yun lang po yung ating kapatid.